Hello mga kabigan, good evening. Good evening na kasi alas 7 na eh. After work kasi, 5 o'clock ang labas ko kanina. Actually, quarter after 5 na akong lumabas kasi na late na yung isang parents. Ayan po, pagkatapos kong magtrabaho, umuwi muna ako dito. Inuwi ko yung bag ko. Tapos pumunta ako na malingki. Ako ay na malingki mga kaibigan. At ako ay dinuguan for the first time. Magdidinuguan ako, ha? Titingnan natin kung anong makakaya ko sa aking dinuguan. So, dyan muna kayo. Mag-prepare muna ako. Ay, bumili pala ako ng... Ito po yung mga karni natin. Ayan. May balat. Ayan. Ayan, dalawang ganitong binili ko. So, dalawang ganito. Tapos, bumili ako ng atay. Ito po baboy. Pero bumili ako ng atay ng baka ang binili ko. Ayaw ko ng atay ng baboy. Atay ng baka ang binili ko kasi mayroon ako dito dugo ng baka. Ayan. Binili ko ito ng boyfriend ko. Dalawang ganitong binili niya sa akin. Ayan o. Not blood. Ibig sabihin, ano siya, beef sa baka. Dalawang ganitong binili niya. Nasa mga frozen yan sila eh. So, isa lang gagamitin ko. Tapos meron tayo dito yung isang kilo. May isang kilo ito yung atay natin. Pero hindi ko sila gagamitin lahat. Kasi nga, sabi ko nga, first time ko naman magagawa ng ginuguan. Hindi natin sure kung success tayo. So, mas maganda. Ano? Isang ganito na muna ito. Mahigit ito kalating kilo. Tapos isang ganito ang gagamitin ko. Ayan. Papakuluan natin siya mga kabigan at i-prepare ko ang mga ingredients and then I will show you again. Diyan muna kayo. Kasi gusto ko medyo maanghang-anghang ating dinuguan. Ano? Nandito na po yung ating red onion, ang ating green chili, tapos meron tayo dito na ilalagay sa end ng ating pagluluto. Ano? So, ayan. Meron na tayo niyan. Nandito na ang ating chopped garlic, ang ating bay leaf, ayan, lager blood sa Swedish. Ready lang po natin itong mga to, tapos ako ay tapos mag tayo ng sugar. Kailangan din natin ng sugar, ano? Ito po ay ano, tablespoon. Isa, dalawa. Tatlong tablespoon muna ng ating ano, sugar. As I said, we're not sure if we need more or not. Kailangan natin ng beef cubes. Beef cubes kailangan natin. Ito yung ano, yung karne natin. Hiwa-hiwain natin. Nandun pa yung iba. Isa-isahin ko lang. So, ayan po mga kaibigan, papakita ko na sa inyo ang mga ingredients natin sa ating dinuguan, ha? Diyan. Ayan po yung ating onion, red onion. Ito naman po yung ating garlic. Ayan. Ito yung ating bay leaf at saka yung ating nor beef. Ito naman yung sili na atin ilalagay. Ihalo natin sa ating karne at saka ito yung ilalagay natin mamaya pag naluto na. Ano? Dito po mayroon tayong ano, beef liver. Ayan. Liver po yan, pinakuluan na yan at saka hiniwa-hiwa into cubes. Ito naman po yung ating
baboy na may taba. Yung lim po ba? Tawag niyan. Ayan. Pinakuluan din po at hiniwa-hiwa na rin. Ayan ang ating sugar. Medyo ayaw mag-focus. Basta sugar po yan. Mayroon po to, tayo dyan, ano. Ito yung ating black pepper. Ito naman po yung ating vinegar. White vinegar po yan. Ayan. Yung ating water. Ayan po ang ating water. Yung ating asin. Ayan ang ating asin. At ito naman po yung ating oil. At of course, ito naman po yung ating din, yung dugo natin. Yung dugo po ito ng baka. Pwede na po natin umpisa na natin pagluluto, ano. Basta yan po ang ating mga ingredients. Huwag nyo pong kakalimutan. Ayan. Ngayon po mag-umpisa na tayong magluto ng ating dinuguan. Unahin po natin ang garlic as usual. Isunod natin ang ating onion. Ayan, luto na ang ating onion. Ilagay na natin ang ating liver. Beef liver po yan. Pinakuluan din po natin yan. At ilagay na po natin ang ating pork. Para marami yata ang pork. Huwag mo kayang ubusin. Wow, ang bango mga kaibigan. Ilagay natin ang ating cubes para lalong bumango. Ayan, tapos ilagay na natin po ang ating ang ating sili na gusto kong ilagay. Parang gusto ko nang mag-ulam. Hindi pa nga ito tapos. Ilagay natin ating bay leaf, ang ating onion. Ilagay natin ng black pepper. By chance lang ako, by feeling lang yan. I don't measure. First time kong gumawa ng recipe ng dinuguan. So, ilagay na po natin ang dugo. Ilagay natin ang dugo. Dandahan lang tayo. Takot ako dito. Baka magkalat ba? Ayan po, nilagay na natin ang ating dugo. Ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng sugar. Ayan. 1 tablespoon. 2 tablespoon. Yan muna. Ayan mga kaibigan, lagyan na natin yung ating, ilagay na natin yung ating vinegar. Di ba 1 and 1 and half deciliter to? Ilagay natin muna yung mga about 1 deciliter. Kailangan pa natin ng suka. Ubusin na natin ng suka. Ayan. So, 1 and half talaga. 1 and half deciliter ng vinegar siya. Nagustuhan ko mga kaibigan, ilagay natin to.
So, ganun na lang yan. Tapos na rin ang asin. Tama na yun. Masarap. Sobrang masarap ang ating dinugaan, mga kaibigan. Promise. So yan, mga kaibigan, ha? Ito ang ating dinuguan. Pakuluan lang natin siya mga 10 to 15 minutes more. Ayan, mga kaibigan, luto na ang ating dinuguan. Luto na siya. Kainan na, kainan. Ang ating dinuguan, alatina. Ayan, luto na siya. Blood pudding po, mga kaibigan, blood pudding. Ayan po, kain na po tayo ang ating dinuguan. Alatina. Ayan po, kain na, kain. Yan, mga kaibigan, papatikim natin sa aking ano, sa aking katrabaho ang aking dinuguan na ginawa kagabi. Ayan o. Ayan ang ating dinuguan. Yung ginawa ko kagabi. Ayan, ayan. Papatikim ko sa kanya. Tingnan natin kung ano sasabihin. Kain po tayo, mga kaibigan, kain. Thank you.